Marami nagtatanong kung paano daw maghagis ng malayo. So mga master, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano maghagis. Hindi talaga na ituturo yung paano maghagis ng malayo mga master. Ang sekreto nun, nasa setup yun. So try natin to ngayon. Ito, lumang rod ko na to, type C. Yan, yan ang ating lure. Try natin muna dito maghagis. Magumpisa, papunta tayo doon sa may mataas na bato na yun. Yan, sa may batong puti na yan, parang bundok. Try natin dyan. So paano maghagis? Ganito lang mga master. Ayan, ganyan ang tamang paghawak. Apat na daliri, nakapasok yan sa ganyan ng reel. Sa hati sila, ito na sa ibabaw. So ganyan, tapos ito, hawakan ng paganyan. Wait lang, hahawakan ng paganyan. Hindi siya mahuhulog yung lure kasi nakahawak ka dito. So pag ihahagis mo na yan mga master, yan. Paghagis mo ganyan, ibalik mo yung... Uy, huli, huli agad. Huli agad mga master. Hanupin yata to. Ibabalik mo itong bail arm. Bigger snapper, malaki. Bigger snapper, malaki mga master. Sinalo agad ng bigger snapper. So ganun mga master, kapag maghagis ako. Yung sinasabi nyo naman na paano maghagis ng malayo, nasa setup yun mga master. Kapag maganda setup nyo, yung balance talaga. Nag-isa ako ng buhangin. Kapag balance yung setup nyo mga master, malayo yan ihagis. So halimbawa mga master, medyo malalim naman yung spot nyo. Ito naman yung ginagawa ko kapag may malalim na spot, ganito. Ilalaglag ko yung lure ko sa gilid, tapos sinihila ko ng dahan-dahan. Yan, ganyan. Yan naman kapag may isda, kakagat yan. Kumagat na nga, may isda. Yan naman, marami kasi nagtatanong ng mga ganyang technique natin. So hindi tinuturo sa school, ako lang magtuturo sa inyo yan. Yung tinatawag kong ano mga master, pang lapo-lapo ko talaga. Kasi yung mga madalas, yung mga grouper nasa ilalim yan. Kaya kapag nilaglagan mo dyan ng lure, pero wag mo sabing ilaglag lang, kailangan hilahilahin mo rin. Ayan o, dahil yung malaking grouper, honeycomb. Yun o, honeycomb. Atin ulit. Pag grouper naman ang target, ganito. Hagis. Palubugin ng kaunti. Depende sa lalim. Mga konti lang, mga... Uy, fish on. Mga ano lang, mga halim... Estimate nyo lang nasa kalahati ng tubig. Ganyan. Sinalubong agad mga master. Malikot. Parang hindi yata grouper. Ay, grouper nga. Uy, malaki na. Good size na to mga master. Pwede na to. Ang honeycomb daman ay 7 to 8 inches lang ang nilalaki nyan. Mga master oh. Honeycomb grouper. Lagay mo natin sa box. Isang honeycomb. Isang chigger snapper na malaki. At isang grouper. Ulit. Honeycomb. Wala, ano yun? Wala, ano yun mga master? Kinain. Kinain yung slurry trim ko. Ang laki. Ang laki mga master. Ang haba. Ang haba na malaki. Wala, ano yan? Dragon. Dragon mga master. Pagkalaking trumpet fish. Haba. Mga isang metro mga master. Pinaka-mother na yata ito ng trumpet fish. Oh. Ang haba. Paluin mo ko. Pak! Malakas mamalo to eh. Mga master oh. Trumpet fish. Masarap siguro to, inihaw ba? Oh. May mga kulay siya na ano? May mga kulay siya na blue. Na tuldok-tuldok. So malaking trumpet fish mga master. Ito na yung pinakamalaking nahuli kong trumpet fish. Masarap to, pinaksiw mga master. Kaso lang. Nahawa ko dito, parang laki na nito kasi.
medyo nahuli. Huli mga master. Ah. Grouper kaya ito. Ang bigat. So ganun yung pang lapu-lapu ko na retrieve mga master. Twitch pose. Grouper nga, ang laki. Malaking grouper mga master. Uy! Barako. Laking grouper mga master. Laking grouper. Napalitan yung binitawan nating kwan. Laki. Laking honeycomb grouper. Honeycomb grouper lang pero pagkalaki. Takot na lang tawakan. Jambuan. Mga master, tanggal din. Kalaking honeycomb grouper. Ano yun? Oh, grabe. Talakit. Talakitok mga master. Uy, huli. Huli na naman. Strawberry. Strawberry. Dito na rin ako nang awil nakaraan mga master. Yung maraming isda. Ito na rin yun. Try natin kung may kakagat pa dito ulit sa tanghaling tapat. Sobrang kalma mga master oh. Parang plinansya yung tubig. Fish on mga master. Hukay siya sa lupa. Hukay siya sa lupa. Hukay siya sa lupa mga master. Ay sa tubig. Kung nagdala yung flip ko. Diyan ka muna. Uy, hinabol pa. Tiki. Tiki mga master. So yan yung pang retrieve sa lapu-lapu mga ganyan. Slow retrieve lang. Twitch pose retrieve. Pwede rin. Tiki ang kumagat. Tagal-tagal na akong hindi nakakahuli ng tiki. So palit tayo ng retrieve mga master. Fast retrieve. Fast retrieve para sa mga snapper. Yan ah, yung balo. Hindi tinamaan. Hindi tinamaan. Oh, mabol ko. Oh, huli. Huli. Uy, malaki. Ah, tinangay ng malaking honeycomb mga master. Tinangay ng honeycomb na malaki. Nagde-detrol pa oh. Ang laki mga master. Tigre. Ang laki. Ang pagkalalaki ng mga grouper dito mga master oh. Kinalaman mo master. Lalaki ng mga grouper dito. Oh. Pagkalalaki. Hindi halos madakma mga master. Hindi madakot. Laki mga master. Laki. Kung mga ganyang kalalaking grouper mga master, 2 piraso, 1 kilo. Huli mga master. Huli. Grabe. Grabe yung mga grouper. Mga active. Mga active yung grouper mga master.
huli mga master. Oh, malaking grouper ulit. Malaking grouper ulit mga master. Pagkalalaki ng grouper dito. Ang lalaki ng grouper dito mga master. Malaki ng grouper dito mga master. Malaki ng grouper dito mga master. Halos pares-pares sila. Parang disyerto mga master. Grabe yung spot na to, parang disyerto. Sobrang init mga master. Buti lang may isda. Buti lang may isda dito. Kadaming needle fish naman kasi. Nakakatakot yung lure. Nakakatakot ilaglag yung pahay natin. Kapal ng balo. Parang uhaw na pa naman. Hala. Uy. Ano to mga master? Chigger snapper. Chigger snapper mga master. May nag-ambush ng lure natin mga master. Chigger snapper pala. Yun. Diyan ka lang muna. May palatandaan ko pag may mga tumatalon-talon na isda. Pantribali yung retrieve natin. Yan. Pangat. Huli mga master. Hala. Hindi nasabitan. Balo pa yata. Check na naman ang line. Aroy, sinabit niya pa. Ang lakas mga master. Lumayas na siya. Grabing kunat niya mga master oh. Ang kunat niya. Bigla siya lumabas sa butas. Ay, pagkalaki na naman. Pagkalaki na naman grouper mga master. Bigla sumikit. Nagulat ako, hinayaan ko lang mga master. Biglang tumakbo. Kala niya siguro wala na siyang kamis sa bunganga. Biglang sumirit. Lali siya mga master oh. Malaki rin. Mga master oh. Lali. Grabe. Grabe yung ano nila, yung tinik nila sa gilid. Pag tinamaan ka, sure ball, sakit. Kailangan lang, uy, wala, patay, putulang ulit, lay. Hindi pa, dito pa, dito pa. Dito pa, grabe sinalo. Sinalo ng balo. Mga master, kailangan lang pala pag ganitong ultralight yung setup nyo, tapos maraming grouper, may structure. Kailangan yung drag nyo matigas, para hindi sasabit agad. Fish on. Ito mga master. Oh, kalaki talaga ng mga grouper dito mga master. Mas malaki doon sa isa. Mas malaki doon sa isa mga master. Mga master, mas malaki doon sa isa. Mas malaki doon sa isang sumabit. Ano? Master. Tatlo ka agad eh. Yung box natin iniwan ko dyan sa kapila kasi
para hindi ko na daladalahin. Agisan ulit natin mga master. May kumakain dito, malalaki mga grouper, pero malalaki rin yung balo. Kaya ingat-ingat din. Ang kagandahan lang sa balo mga master, hindi yan kakagat kapag slow retrieve. Ano kasi yan, mga siway kasi na isda yan. Kumbaga ayaw niya nung hindi gumagalaw. Yun na mga master, kinain ulit. Tagal ko nang hindi nasabi dito ang aking ano, aking type C. Grouper ulit mga master. Grouper ulit mga master. Oh, natanggal na kagad. Natanggal na kagad siya. Yun. Hagis tayo ulit. Ito yung retrieve mga master kapag tanghali na. Ano na, twitch pose or steady pose. Yan. Sa Tagalog, ganyan lang. Pitik-pitik. Tawag ko dyan, pitik-pitik mga master. Kitagat. Hindi pa rin nakahuli. Fish on. Fish on mga master. Sigaras dragon. Dragon mga master. Huli yung dragon. Yun o. Yung magaling magpasabit ng tawil sa daliri. Ito naman yung pinakamagaling magpasabit sa kamay ng isa. Duhol or sigaras. Ito try natin ulit mga master. Yan. Pag tanghali na ganitong retrieve na yung gawin nyo mga master. Ano to eh. Para sa mga nagtatago na isda kasi mainit na, takot din sila sa silaw. Silaw rin sila mga master. Huli ulit. Huli ulit mga master. Kitang-kita ko sinalubong niya. Sinalubong niya ulit mga master. Oh, tanggal. Gold tsaka blue. Tapos ito naman blue. Bago na rin yung kulay nila. Nung nasinaga ng init. Ayan o. Nilalaglag ko lang sa mga butas mga master. Peacock grouper. Ay ano, blue line. Blue line grouper. Blue line grouper mga master. Malaking blue line grouper. So, try natin ulit mga master. Pag tanghali na ganitong technique na lang mga master, dahil mailap-ilap na yan. Pero to try pa rin natin mamaya mag fast retrieve kung sakali makakakuha tayo ng mga emperor fish. Mga master, itatransfer ko na doon sa may box ko. Kinuha ko muna siya ng tuhugan. Ayan, tinuhog ko muna mga master bago natin lipat doon sa box. Tatanda na sa box mga master. Tignan na natin dyan mga master. Yun. Ang lalaki mga master. Update sa mga nahuli natin mga master. Ito na. Yan. Yan yung mga nahuli natin. So malalaki mga master. Lalo na ito. Yung mga ganitong klase ng grouper. Ito talagang mabigat. Mga master, so kakain muna tayo mga master. Kakain muna tayo saglit tapos sa try pa natin magagis. So kita-kits na lang pagkatapos natin kumain mga master. So abangan nyo yung ano, abangan nyo yung ibang technique naman sa pagpapakain ng mga isda. Iba't ibang retrieve. So ang ginamit natin pamain, Master Eli pa rin, nag-iisa. So mas trip ko siyang gamitin mga master kasi sinking siya. Sinking, marami kang nagagawang technique sa kanya kaysa sa mga sa floating or sa suspend minnow ganun or sa mga crankbait. So mas trip po yung ganitong klaseng lure dahil
marami kang nagagawang technique. So yan mga master, kita-kits next episode siguro or pagkatapos natin kumain. Maraming salamat sa mga nanonood hanggang dito, sa mga nagko-comment dyan, maraming maraming salamat. Di ko na kayo maisa-isa, maraming salamat sa inyo, sa ating mga OFW sa ibang bansa at mga tropa natin dyan. At kay Onji, yan, maraming salamat sa iyo Brad. Happy birthday kay Brad Onji. Kay Sir Jules. Yan mga master, hanggang dito na lang. Babush.